Magandang buhay po, mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, Doing All for the Gospel, at kayo po'y aking binabati sa ngalan po ng ating mga kasamahang pari, mga brothers, mga seminarista ng aming pong religious congregation dito po sa Pilipinas at sa Macau. At gayon din po sa ngalan ng mga pari ng Archdiocese of Manila at ng TV Maria, ang atin pong mission partner. At ngayon po ay unang araw, December 1, unang araw ng Disyembre 2019, at pinagdiriwang po natin ngayon ang First Sunday of Advent. Yan. Hindi lang po First Sunday of December, First Sunday of the liturgical year. Therefore, binabati po natin lahat sa loob ng simbahan, a happy, a blessed liturgical year. A happy new year. At we would like to pray and greet para po sa ating mga regular na mga kasambuhay, yung pong mga homebound na mga may sakit na mga kapatid natin, lalo-lalo na pong ating mga cancer patients, no? And we'd like to pray for the eternal repose of Tito Romel Bagtas, isa pong cancer patient who has just died and returned to the Lord, no? And we would like to pray for the family, no? Si Tina, si Ezekiel, si Hannah. So, yung familying iniiwan po ni Tito Romel. And of course, we'd like also to pray para po sa ating mga elderly. Yan, kumusta na po kayo? At yung inyo pong mga caregivers na alam po natin ay talagang malaki ang papel na ginagampanan sa inyong araw-araw na buhay. And of course, we'd like to greet and to pray para po sa ating police at militar at mga health workers, mga doktor na naka-duty po sa mga ERs ng mga hospital and ang ating mga OFWs, Overseas Filipino Workers. Nais po nating batiin din ito pong ating mga kaibigan na mga mission partners natin sa Canada sa pangunguna po ni Brother Alex Pideris. Kasama na po dyan si Dorothy Santos Merck, Annie Adorna, Emily at Dante Reyes, Joy and Alex Reyes, Dr. Joe Adorna Guzman, at si Alicia Adorna, lahat po ng kani-kanilang mga families. We'd like also to pray for Leslie Masigan, our friend from Buklod, at yung kanyang buong pamilya, si Miguel, si Sammy, si Jake, si Tony at Lourdes Choa, ang kanila pong buong pamilya, kasama na po ang kanilang mga apo, si Ed at Norma Arrojado, George at Noemi Villaruz ng Villaruz and Villaruz CPAs, si Didith at Joey Jacob, si Mariel Diaz, ang kusina ni Kambal, na, ni Irma at Delio San Miguel, si Corazon Ochoa at Rosita Kauyan sa Discovery Bay, Hong Kong, gayon din po si Alma Gonzalez at Catherine Pablos at si Chona, na nakilala po natin dyan po sa SM South Mall, pero I understand siya po ay nagtatrabaho sa Hong Kong. Uy, nawa, maayos ang buhay nyo dyan, ha? Sa Hong Kong, mag-ingat lang po kayo. Si Romel Salvador, Gemma Candela, May Asuncion Recio, Rachel Esteban at Leilani Palladio Himotea. Siyempre, we will not forget all of you na talagang our regular love operators sa atin pong apostolado. And I greet ang ating mga newfound friends sa Journeys of Faith, si Spell Group ng March 2019, ang Holy Land Pilgrimage Group ng Yellow Group, kasama po ang Father Randy, Father Joabs, Father Charlie, ang kamakailan lang ay nag-birthday na Father Joy, no? Mabuhay nga pala itong Holy Land group nito, Yellow Group, no? Nagkaroon po kami ng isang simple ngunit napakamakahulugan na reunion. Si Dr. Cora Cabral, Geraldine Lee, si Grace Lara, Marie Joyce Brillo, Jimmy Olaso, si Attorney Juana San Benaventura, yan, si Nino Molina,
Siyempre po, si Willie at Arlina Onglao ng Journeys of Faith. Kasama na po si Marites, no? Si Albert, si Anton Santos at ang kanyang tiya na si Rosely, Juliet O'Reilly at ang mag-asawang Benji Datok at siyempre po ang angkan ni Chrissy, Highland, Rosely, Rosebel, William, ang Tantwico Group, ayan, no? Si Iris at Val Rivero, si Silvet at gayon din si Attorney Grace Pulido Tan at Nonoy Tan, no? We like to greet all of you. Ang Recto and Friends, kasama din po natin March 2019, kinabibilangan ni Tito Manny at Tita Lulu at ni Tita Pearl at ni Tito Rafi Rodriguez. At yung buong grupo na yan, ibang klase din yan, no? Ang Workers of Christ Pilgrimage Group, katatapos lang po, with Jen Castillo at siyempre po, ang grupo po ng Journeys of Faith October-November for Holy Land. Nakasama po natin si Grace, no, si Gay, na seatmate natin the whole time, no? Si Lady Bird at siyempre si Ramon, no? At si Maricel Salapantan, si Noel, si Mercy, si Trish, no? At ang nanay po ni Mercy, talagang napasabak din sa lakaran, no? Si Father Divino Sanctus Rabang ng Ilocos, no? Siya po ay naka-station sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Si Nanang Alejandrina at gayon din po ang mag-inang Maria Teresa Aboitis at si Mara. Belated happy birthday kay Marisa Aboitis, no? At si Lito at Maria Mario Aningalan. Yan, no? Mga kaibigan po natin, malapit lang pala sila nakatira dito sa Maynila, dyan po sa may condominiums malapit sa St. Paul. And nice din po nating daanan ang ilan pong mga ipinadala na messages sa ating Facebook at YouTube. Una na po riyan si Mary Lee San Benaventura for the health of Marcelino and Amelia de Chavez. Okay? And then si Aisha Fofana for the eternal repose of Maria Cristina Daniela Tenefrancia. Yan. Si Mayre Machines naman would like us to pray for financial miracle for Paul Mayer, no? Na nawa ay malusutan niya itong kaso na kanyang kinalalagyan ngayon. Si Irene Knight, prayers for the soul of my mother, sabi po niya. Ang pangalan po ng mother niya ay si Eusebia. Yan, no? Mga sinaulang pangalan to, Eusebia. Yung lola ko sa father's side, yan. Eusebia, yan. And all the souls in purgatory. Si Rolando Villanueva, sabi niya, salamat, Father Domi, sa panalangin sa nanay ko na si Avelina Villanueva. Thanks to God. Wow, mabuhay, no? Brother Rolando. Si John Rich Elisha, sabi niya, thank you God, Roman Catholic noon namatay. Ito po sina Maria Elisa Tablac, Fronda Basqual, De La Cruz, Toledo, Tenedo, Bonifacio, o Andasan, Alonso, Cua. Sabi niya, itong mga pamilyang ito at yung iba't ibang mga kamag-anakan po ninyo na namatay, we would like to lift them up to the Lord. Si Wilma Aguelo, araw-araw akong nakikinig sa Sambuhay TV Mass. Kanya, please pray for the eternal repose of my husband, Dionello Aguela. Of course, no, we'd like to pray for Dionello to be with the Lord. Si Jonah Villarmino naman, nanonood mula sa Riyadh, Saudi Arabia, at sabi po niya, nais niyang ipanalangin ang pamilya niya, kanyang dalawang anak, ang kanyang magulang, ang kanyang mga kapatid na nandito dito sa Pilipinas.
Si Olive Macale would like to pray for the eternal repose of Felix Leonilo Macale and all the souls in purgatory. Si Aida Aranda would like to pray for the eternal repose of Christy Andrews. Si Mayet Dadule Galicia. Yan, thanksgiving for all that is received, no? And the healing of affliction with cancer. At si Marie Advincula po naman, kanya, kung pwede pa ho, pakiulit po yung special intention po para sa nanay ko, sabi niya, at tatay ko, ang nanay niya, ang tatay niya, si Gilberto Advincula. Yun, gumaganda kanya yung resulta ng kanyang CT scan, no? Of course, no? With the Lord, everything is possible. Amen? At si Vered Salvador would like to ask for prayers para po sa kanyang hipag, nagpapagamot, dahil po sa bukol sa liver. And of course, last but not the least, we would like to pray for our friends dyan po sa Garochi Dental and Implant Center, si Dr. Rico Martin, si Dr. Axel, si Dr. Hazel Jade Tan. Dyan po sila sa meron pong Montivar Building sa Jupiter. They have a good service when it comes to all your dental needs. Okay? So ngayon po, dadako na tayo sa ating pong mga pagbasa. At sa araw na ito, unang linggo ng Adbiento, I think the most important word in all the readings is Advent equals hope. Yan. Ang pagdating ng Adbiento ay pamamaraan ng Panginoon upang bigay sa atin ang pag-asa. And alam niyo po, dito sa first reading ay ang Israel noon ay nasa conflict. Saan sila hihingi ng lakas loob at ayuda? Egypt na naging kalaban nila o Assyria na nagbabadyang sumakop sa lahat ng Israelita? And alam nyo, sa tono po ng first reading, hope is knowing that there will be peace. Yan. Kaya nga sabi sa first reading po natin, they shall beat their spears into pruning hooks. Yan. Yung kanilang ginagamit na panggera, gagamitin na nila upang sa kanilang gawain sa pag-aani at paggagapas. No? Second reading naman po, Romans chapter 13, verse 11 to 14, hope in God also means being receptive. Yan. Ano? Yung maging bukas tayo to share, to conduct ourselves properly. Sabi nga po sa ating second reading. Oo, totoo, grace of God. But the grace of God has also to be received by us in a very appropriate manner. Sa atin pong gospel, Matthew 24, ipinapakita po na sana huwag tayo pong ma-absorb masyado ng mga gawain sa mundo, eating, drinking, marrying, all these human activities, we can do them again afterwards. Pero, para po sa atin, the baptism must be a very important event in our lives. And because of that, para po sa atin, bilang mga binyagan, the season of Advent should never remove from us the fact that God has hope in us. God never gives up on us. Narito na po ang ating banal na misa ngayon pong unang linggo ng season of Advent. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the Divine Word and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ,
priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the church, for my dear ones, and for myself. Amen. Pagdiriwang natin ng unang linggo ng Adbyento, sinisimulan natin ang panibagong taon ng liturhiya. Ang Adbyento ay nangangahulugang pagdating, ang pagdating ng Panginoong Hesus. Inaanyayahan tayo sa panahong ito na maghanda sa pagsilang at maluwalhating pagbabalik ni Hesus sa katapusan ng panahon. Salubungin natin ang darating nating Mesiyas na may mapayapang puso. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin dahil sa iyong anak na si Jesucristo, ang Emmanuel na pag-asa ng sangkatauhan. Siya ang karunungang nagtuturo at gumagabay sa amin at tagapagligtas ng bawat bansa. Panginoong Diyos, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala sa pagsisindi namin ng mga kandila sa koronang ito. Maging tanda nawa itong koron at ilaw ng kaligtasang tinamo ni Kristo para sa amin. Dumating na sana siya ng walang pagkaantala. Siyang Panginoong naming nabubuhay at naghahari ngayon at magpakailanman. Dakilang Ama, sa pagsisimula ng aming paglalakbay ngayong unang linggo ng Adbyento, sinindihan namin itong kandila ng pag-asa, pagkalooban mo kami ng sigasig na umasa, umasa sa iyong presensya, umasa sa iyong kapayapaan, at umasa sa iyong pangako. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos,
patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pangitain ni Isaias sa anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming tao lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa kanyang mga daan at sapagkat sa Siyon magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang manambahan. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping sa Poon yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama at katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito. Ang kapayapaan ay laging sumainyo. Dahilan sa templo ng Poong ating Diyos, ang aking dalangin umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya. Sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyan kasiyahan ang mga nasa ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw ng Linggo sa inyo, mga kasambuhay. Unang linggo ng Adbyento po ang ating ipinagdiriwang sa linggong ito. Bago ako magpatuloy, ay hayaan niyo po munang batiin ko muli ang ating mga kapatid, mga kasambuhay na naninirahan o nagtatrabaho sa iba'yong dagat, sa iba-ibang bansa. Naku, lalo na yung walang Adbyento, yung walang Pasko, medyo nakakalungkot po ano. Pero pag nakikita nyo kami, siyempre, palagay ko naman nababawasan ng konti ang lungkot sapagkat talagang kasamang kasama namin kayo sa pagdiriwang ng Adbyento, ng panahon ng Pasko, no, sa pagiging sa pagsunod, pagsubaybay po ninyo dito sa ating Sambuhay TV Mass. Binabati ko rin po ang ilang mga kaibigan. Meron akong nabasa kasi sa Facebook na comment. Nag-comment siya dun sa post ng kaibigan ko at nung makita niyang common friend kami nung kaibigan niya, sabi sa akin, Father, nanonood po ako ng Sambuhay TV ninyo. Sa ibang bansa rin siya nagtatrabaho. Kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan niya ay si Richard Comia. So magandang araw ng Linggo sa iyo. Ganun din ay binabati ko si Janet Santosildes. Siya po ay asawa ng aking dating kaklase sa seminaryo na ngayon ay naninirahan na sa United Kingdom. Sila po ay aktibong-aktibo pa rin, no, sa pananampalataya, sa pagsisimba, sa kung ano-anong mga gawaing Kristiyano, no. Ang aking kaklase ay si Joey. Ang birthday po ni Janet, kung hindi ako nagkakamali, ay noong October 23 pa. No? Pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong batiin siya. At nako, Janet, worldwide pa ang aking bati sa iyo. No? At kaya sa ating unang linggo ng Adbyento ay mukhang meron kagad na babala sa atin. Sabi, stay awake, no? Sapagkat ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha nung panahon ni Noe. Nang ibig sabihin, hindi inaasahan. Nung panahon ni Noe, marami ang nalunod sa baha sapagkat hindi nila pinansin ang mga babala. Sinabing darating ang baha, pero hindi nila pinansin. Kaya sabi ng ating Panginoon dito, magbantay kayo. Pero anong pagbabantay ang magiging epektibo kung talaga namang hindi mo alam kung kailan darating? Sabi nga, parang magnanakaw. Trabaho ng magnanakaw na talagang tsumempo kung kailan walang tao para siya makapagnakaw. Kaya nga inihahalin tulad din doon sa baha noong panahon ni Noe. Nang ibig sabihin,
Aba, talagang marami ang mauhuling hindi handa. E ano ang ibig sabihin nito? Talaga bang gusto ng Panginoon na matsyempohan tayong wala sa ayos ang buhay? Para ba talaga siyang magnanakaw na darating pag walang bantay sa bahay? Hindi po. Kaya nga ang sabi niya, magbantay kayo. Sa English po, ang sinasabi ay, stay awake. Sapagkat hindi ka naman makakapagbantay kung ikaw ay tulog. No? So magkapareho yon. Magbantay, maging gising. Pero, paano yun? Eh, kailangan mo ring matulog. Of course, hindi pinag-uusapan dito ang talagang literal na pagiging gising. Kung hindi, ang ibig sabihin nito ay vigilant. Handa. Kaya ang metaphor, kumbaga, ang paghahalintulad ay doon sa gising. Sapagkat gising lamang ang pwedeng maging handa. Kaya naman sa ating mga pagbasa ngayon, ay matingkad din ang pagbanggit sa ilaw at sa liwanag. No? Kaya sa unang pagbasa, sabi ni Propeta Isaías, no? Lumakad tayo sa liwanag ng Panginoon. Sapagkat muli, ang ilaw at liwanag ay kaagapay ng pagbabantay. Sapagkat itong ilaw at liwanag ay sumasagisag o nagpapahiwatig ng paggawa ng tao, ng pagiging alerto natin, ng pagiging mapagmatyag, sapagkat mas marami kesa hindi ang mga gawaing ginagawa pag may liwanag. Hindi po ba? O sige nga, anong gawain nyo ang ginagawa nyo sa dilim? Sino sa inyo nagbabasa ng patay ang ilaw? Ha? Sino sa inyo ang nagko-computer? Ah, meron. Nagko-computer ng patay ang ilaw kasi may ilaw naman. No? So, pero may liwanag. Hindi pwedeng walang liwanag habang gumagawa. Alam nyo mga kapatid, ito ay pahiwatig na ang ating buhay Kristiyano ay habang buhay na pagiging gising, habang buhay na paghahanda. Ano ba ang pinaghahandaan natin? Ano ba ang pagdating? Ano bang Adbyento? Ano ba yung darating? Tapos na yung unang pagdating na inaalala na lang natin ngayon at excited tayo tuwing Adbyento. Ano yon? Yung unang pagdating ng Panginoon nung siya ay isilang dito sa mundo. Yun ang unang Adbyento, yun ang unang pagdating. Sa madaling salita, unang Pasko. Eh ano yung isa pang pagdating? Binanggit na rin kanina sa ating mga panimulang salita, yung pagdating na muli ng Panginoon sa wakas ng panahon. Sa totoo lang, yan po ang mas mahalaga nating paghahandaan. Yung unang pagdating, inanyayahan ang mga tao ng panahon na yon na paghandaan ang pagdating ng Mesiyas para kung dumating ay tatanggapin nila ito. Tatanggapin nila siya. Marami ang hindi handa sa pagdating ng Panginoon. Kaya hindi lahat ay tumanggap kay Jesus na siya nga ang Mesiyas, na siya nga ang pinangakong tagapagligtas. Ngayon naman, tayo ay pinaghahanda na mga tumanggap na kay Jesus nung una, tumanggap na tayo, alam na natin na si Jesus ang Mesiyas. Tayo naman ngayon ay pinaghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Sapagkat yan po ang ating pananampalataya, ipapahayag nga natin mamaya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Yung pagbabalik na yon, yun naman ang ating pinaghahandaan. At kailangan tayong laging handa. Isa sigurong paghahalintulad kung anong klaseng paghanda ang kailangan natin dito, eh marapatin ninyo, alam nyo, ihahalintulad ko to sa Misa sa Patay. Bakit? Sapagkat kapag ka nagmimisa sa patay, ako po ay mga 8 taon akong naging parish priest. Kaya hindi ko na mabilang ang mga patay na dinala sa simbahan bago ilibing.
Madalas, maraming beses na nakikita ko yung aking pinagmimisahan, aming pinagdarasal na namatay, ay talagang hindi ko nakita kahit minsan sa simbahan. Siguro, nagsisimba naman, pero hindi ko lang nakikita. Ang ibig ko lang sabihin ay hindi ko siya nakita. Pero meron din akong dahilan para sabihin yung aking pinagmimisahang namatay ay talagang maaring mahabang buhay ng kanyang buhay sa mundo ay hindi siya nagsimba. Maaring siya yung tinatawag na KBL, no? Nagsisimba, pagkasal, binyag, at yun nga, living. No? Nagsimba siya, wala na siyang magagawa, pinagsimba siya nang nandoon sa kabaong. Kaya sabi ko doon sa mga nagpapamisa, huwag niyo pong isipin na ang misa nating ito ay magpapasok dyan sa namatay ninyong mahal sa buhay sa langit. Hindi magic ang misa. Hindi porke minisahan mo yan, papasok na yan sa langit. Abay, kung ganun din lang, eh huwag na tayong magpakatino. Masarap kasi ang magwalang niya. No, napakaraming kawalang niyaan ang masarap. Drugs, alcohol, sex na hindi sa hindi mag-asawa, kasi yung sex sa mag-asawa, mabuti yan. At katakawan, naku. Ay, napakaraming mga kawalang yaan ang masarap. Kaya kung ganun din lang, ay magwalang yaan na tayo, magpakasarap tayo. Tapos basta panga, sabihin mo lang ito sa mga mahal sa buhay, basta pag namatay ako, pasok niyo ako sa simbahan, tsaran, sa langit. Hindi po pwede yung ganun. No? Kaya ang sabi ko, ang misa sa patay ay parang graduation. Anong graduation? Graduation sa school. Halimbawa na lang, pagpalagay natin, graduation sa college. Ha? Sino kaya sa inyo, sa mga nakikinig sa akin, ang gumraduate sa college nang hindi dumaan sa grade 1? Meron ba? Wala, no? Kahit na yung mga genius, kahit papano, no? Ay tinitingnan kung ang kakayahan niya ay pwede nang dumaan sa grade 1. Pero ang totoo, baitang at baitang, no? Stage by stage. Walang gumagraduate ng college nang hindi nag-graduate ng elementary, ng high school, and then college. Kaya nga, ang misa sa patay, sabi ay parang graduation day. Hindi siya papasok sa langit dahil lang sa misang yon. Kung hindi, yon ang parabang finally, dito ka na bibigyan ng parangal kasi yung buong buhay mo ay parang stage by stage ng eskwelahan. Dumaan ka sa grade 1, dumaan ka sa grade 2, nakagraduate ka ng elementary, high school, ngayon college ka na, and now you receive the reward. Yung po ang misa sa patay, parang biglang bilang parangal sa isang Kristiyanong nabuhay ng matuwid. Of course, may mga pagkakasalanan, mayroong pagkakamali, pero sa bandang huli, pumasa rin. Kaya nga, nakagraduate. Yun po ang dapat nating maganda. Sapagkat ang buhay natin, ang paghahanda ay ganun. No? Buong buhay natin ay paghahanda na para bang tayo ay dumadaan sa bawat stage ng ating pag-aaral sa eskwelahan. Kaya nga, di ba, pag sinabing gumagraduate, tuwang-tuwa yung mga magulang. At ang sabi doon sa gumraduate ay, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsusunog ng kilay, yan ang sabi ng matatanda, nakagtapos ka rin. Naisip ko, bakit kaya pagsusunog ng kilay? Nakagraduate naman ako, may kilay pa rin ako, no? Siguro, yun ang ibig sabihin kasi noon. Nung matatanda kasi, palagay ko lang ha, maaaring parang ganito. Kasi nung panahon na yon, lampara lang ang gamit. Wala pang mga kuryente. So, dahil lampara o kandila, ay nakakasunog yun ang kilay kasi lalapit ka talaga, madilim eh. So, posibleng masunog ang kilay mo. Pero sa totoo lang, kung alam mo nang nasusunog yung kilay mo, lalayo ka eh.
Di ba? No? So hindi talaga pagsusunog ng kilay ang pag-aaral. Alam niyo, naisip ko, pagpapaitim ng kulangot. No? Kasi bakit? Pagka kasi lampara ang gamit mo, ang totoo lang, hindi man masunog ang kilay mo, ang kulangot mo iitim. No? Kasi dahil sa usok. No? Kaya, pero kahit na, gaano mang kaitim ang kulangot mo, graduate ka naman. Di ba? O, nakagraduate ka naman. Ganyan din po, no? Ang buhay, ang paghahanda na sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya na kailangan mong tanggapin ang mga sakripisyo, no? Sukdang umitim ang kulangot mo. Ang ibig sabihin noon ay masasaktan ka, mahihirapan ka, pero sa bandang huli, graduate ka naman, no? Kaysa doon sa makikinis nga, maayos, niwalang sipon, niwalang kahit ano, hindi naman nakatapos kasi hindi naghirap. Ganin din po ang sinasabi sa atin, no? Na maging handa at magbantay. Na ang ibig sabihin lang naman ay walang iba kung hindi walang tigil na pagsisikap na gumawa ng tama at mabuti at ayon sa liwanag na sumasagisag sa turo ng ating Panginoon. Yun ang talagang paghahanda, yun ang talagang pagbabantay. Kaya lang, kakalungkot, kasi taon-taon na lang kapag pinagdiriwang Adbyento, naaalala natin yung paalala na magbantay. Eh, nagbantay nga ba tayo ngayon? Eh, paano kung dumating na nga ang Panginoon bago pa itong Adbyento na ito, eh hindi tayo nakapaghanda? Di kawawa tayo, no? Sa makatwid, ang tanong, kailan tayo magsasabing finally, talagang magbabantay na ako? So, bago mahuli ang lahat, magbantay sa pagdating ng Panginoon. Hindi po ito dapat katakutan. Kasi ang binabantayan natin, hindi lang yung pagdating ng kamatayan. Kung totoong mahal mo ang Diyos, dapat excited ka at nananabik na dumating na siya. Sana dumating na siya. Sapagkat kung kayo ay nagmamahal, ang iyong mga magulang nagtatrabaho sa ibang bayan, ang iyong kasintahan, alam mo pagdadating, magpapakasal na kayo, anong pakiramdam mo? Nananabik ka. Ituring nyo na sana ganun, na ang iyong minamahal at kinasasabikan ay darating na. Sa makatwid, hindi takot ang dala nito kung hindi maipaliwanag na pananabik at talagang mataimtim na panalangin na sana nga dumating na ang Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng po may kapag. Sumasampalataya ako sa Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Thank you.
pagpasok natin sa panahong ito ng Adbyento, dumulog tayo sa Diyos Ama na pagkalooban niya tayo ng bagong simula tungo sa buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Sa bawat kailangan ang ating itutugon, Panginoon ng Awa, dinggin mo kami. Panginoon ng Awa, dinggin mo kami. Maging matatag sa gabay nawa ng ang Santo Papa, mga obispo, pari at dayakono tungo sa kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon ng Awa, dinggin mo kami. Magkaroon nawa ng tamang pagpapasya ang mga nanunungkulan sa ating pamahalaan na nakabatay sa pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon ng Awa, dinggin mo kami. Tanggapin nawa, tanggapin unawain at magkaroon nawa ng maayos na dialogo sa pagitan natin at ng mga taong kaiba sa ating lahi at pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon ng Awa, dinggin mo kami. Paginhawahin nawa ng Diyos ang mga kapatid nating nagdurusa, matatanda, nangungulila at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon ng Awa, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating na mayapa na at matagpuan nila sa kanyang kaharian ang liwanag niyang di magmamaliw. Manalangin tayo. Panginoon ng Awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ng ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng Awa, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, maging mukha nawa kami ng pag-asa at pag-ibig mo sa lahat, upang habang nananabik kami sa pagdating ng iyong anak, kami maging malapit sa iyo at sa isa't isa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw din ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin nang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga hampa, napupuno langit at lupa, nakadakilaan mo, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, pinagpala. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahaya na dapat tayong iyong anak na buhay bilang Mesiyas at pagbabalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo, ni Broderick na katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Oh,
Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga tumatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Prayer during Communion. For those who cannot receive Communion, join us in praying the Spiritual Communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart. Detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel, I'm about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right, because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and may Mary be our mother too. Amen. Joining your church gathered today. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyariang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay natin bumalik ngayon ay sanawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa
at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating nang may kadakilaang lubos magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa ating pong paring tagapagdiwang at ngayon naman po dadako tayo sa ating pong pabaong katekismo at ito po ay nanggagaling sa Laudato Si ni Pope Francis tungkol sa ating maayos na pagkalinga sa ating tinatawag po na common home, walang iba kung hindi ang mundo, ang buong kalikasan. Nasa chapter 3 po tayo ngayon, sinisimulan po natin at matapos pong ikutan ni Pope Francis yung issue na ano ba yung mga nararanasan natin sa ecology, sa nature ngayon. Yun ang unang chapter. Pangalawa, ano ba yung gospel about creation na dapat paniwalaan nino man na Katoliko at nagbabasa ng Biblia. Yun po yung chapter 2. Itong chapter 3 naman, ang focus po ni Pope Francis ay the human roots, ang mga pinag-ugatan ng krisis ekolohiya. No? Paano nagkaroon ng ating pong mga krisis na ngayon ay hinahanap po natin? So unang-una po sa listahan ni Pope Francis sa paragraph 102, sabi po niya, totoo na ang ating pong nilalasap ngayon is 2 centuries, 200 taon ng kanya pagpapalit-palit mula sa steam engine, railway, telegraph, electricity, automobile, airplanes, chemical industries, modern medicine, information technology, digital revolution, robotics, biotechnologies, nanotechnology kanya. Things never stop that we modify nature. So, kung ano yung nakikita natin sa kalikasan, ito ay inaayos natin, minomodify natin for useful purposes para sa ganon, mas maging maayos ang buhay ng tao. Okay? Maganda po yan sapagkat sa pamagitan po netong mga changes nito, nagkakaroon tayo ng improvement ng quality of human life, nagkakaroon po tayo ng mga bagong klase ng kagandahan tulad po ng mga skyscrapers, no? Kung magpunta kayo diyan sa Emirates, talagang ibang klase yung kanilang mga buildings. They have better designed buildings than what you see in New York, no? In New York kasi matanda na yun eh, yung mga Times Square, no? Matanda na yun. Pero diyan sa Emirates, talagang modern buildings, no? Ang gaganda, no? No wonder technology can bring all of this. The leap in the quality of human life, the leap in arts, di ba? The leap in communication. Pero ang point po ni Pope Francis, at ito po'y totoo, ito'y nagiging dahilan kung bakit nagkaka-crisis tayo ngayon sa ekolohiya.
Together with technology comes power. Yan. Ang problema, sabi ni Pope Francis, yung bang power na dulot ng technology na kung saan inaayos mo ang nature para maganda ang buhay ng tao. Ito bang power nito na gagawa natin, nagagamit natin sa kabutihan? Kasi sabi nga niya, hindi ba nung araw, nuclear war, technology rin naman yan. O yung mga Nazi, meron din silang mga technology na inilabas, no? Na naging dahilan upang manalo sila sa gera. Pero yon, how was technology in terms of power? Is it accompanied with responsibility, values, and conscience? Maganda po yun, no? So, sa atin bang paggamit ng teknolohiya, paggamit ng ecology para po sa ating technical advantages, do we do everything with responsibility, with values, with conscience? Kasi ito po yung pangamba ng banal na Santo Papa na siguro itong dahilan kung bakit marami tayong aksidente sa kalikasan ngayon. We have actually overused nature even without justifiable cost. Yan. Naging wasteful po tayo sa ating paggamit ng kalikasan. Kaya nga, mahalaga po yun, i-recognize natin na there are two sides of technology, the good and the bad. There can be good technology when you modify nature to have better human life, but there can be bad technology kapag yung dine-develop mo na improvement of human life ay wala pong sense of responsibility. Yan, no? Malay ko kung anong mangyari sa mukha mo basta magandang i-operate yan para matangos natin ang ilong. Maganyan, no? So it's very important to look at what are really our motivations. So ngayon naman po, kayo'y aming inaanyayahan na maging kasambuhay Pauline Cooperator, una sa pamagitan po ng inyong suporta at love offering, gaya po na sinabi natin, may malaking project po ang Sambuhay TV for this year, and that is the setting up of robotic cameras sa parokya ng Pasay para po doon manggaling ang ating ibibim linggo-linggo na TV Mass, no? And for that, we need your continuing support, your love offerings. Nasa screen po natin ang atin pong mga account numbers. You can also be a mission partner by texting us yung inyo pong mass intentions. Nasa screen po natin ang atin pong cellular text number. And you can pass the word around. So, tell your friends, i-search mo ito, Sambuhay TV. I-search mo ito, Sambuhay Daily Workers, no? I-promote po natin sa ating mga kaibigan ang ating apostolado so that more will be able to glorify the Lord wherever they are. So sa ngalan po ni Father Resty de la Peña, ni Cleric Kiev Di Matatak, lahat po ng bumubuo ng St. Paul Audiovisuals, kayo po'y aming binibigyan ng bendisyon. At nawa, magkita-kita po tayo sa ating pong simbang gabi sa parokya. At siyempre po, narito na po ang ating prayer ni Blessed James Alberione to spend the week well. My dear, a sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin, bless my thoughts, affections, words, actions, that I may always please you. And Jesus, my God, Jesus and Mary, give me your most holy blessing. Amen. Alleluia. Alleluia.